Good day to everybody. So ngayon, another vlog with Sir Kim. So, Sir Kim, may isa po ba kayong sabihin contact info para po makilala po kayo ng mga bagong viewers? Ayun, you can contact me at 0927-185-4271. You can visit our showroom at along Molino Boulevard, and we're open by 8 a.m. until 6 p.m. from Monday to Sunday. All right, and as you can see, no, nakapang Halloween costume kami ngayon, no, and yan, isa kaming witch ngayon, but I don't think kailangan pa namin kayo i-bewitch para magustuhan nyo itong bagong sasakyan na to. And guys, please visit dito sa Toyota dahil na ang dami nilang naka-showcase sa showroom, and pwede nyo rin kontakin si Sir Kim YONEYAMA para ma-inform kayo or gusto nyo ng mga inquire. And of course, please don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, CarViewPH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod namin videos. Thank you ulit kay Sir Kim dahil nga napakahirap hanapin itong Commuter Deluxe. So Sir Kim, pwede na po ba namin i-start reviewin? Pwede, tara, tignan natin. Alright, let's go! So for today's Halloween special vlog, no? As you can see, nakapang-witch kami. So thank you po sa Tropa Peeps and sponsor namin ni Ate Melasu na D&G Dancers. Ayan. Ayan, shout out po sa inyo. Thank you ulit dahil nga sa pagpapahiram. So sa susunod, renta na to. So guys, umpisan muna natin sa exterior with Ate Melasu. So, since 1994, Toyota Philippines sold more than 100,000 high aces dito sa atin sa Pilipinas. And talaga namang hindi matatanggi, no, na high ace is the number one best-selling van dito sa atin sa Pinas. Then, noong February 2019, bago magka-pandemic, Toyota Motor Philippines officially launched the all-new 2020 sixth-generation Hiace. Much bigger, wider, and the most important upgrade is yung kanyang hood. So, almost all ng mga vans dito sa atin sa Pinas na binibenta, no, mapalumaman, mapabago, from different brands, eh yung kanyang engine is either nasa ilalim ng passenger seat or ng driver's seat. Now, which is very uncomfortable siya, no? And sa mga long drives, talaga namang umiinit yung kanyang upuan. Kaya this hood is really, really the advantage talaga ng Commuter Deluxe. So another important advantage of having a hood is, of course, yung safety, no? So worst case scenario na huwag naman sanang mangyari, tok-tok. if ever magkaroon ng collision, ng banggaan, no, because of the hood, mas safe yung nasa front seat compared to those van na flat nose. And since nasa labas na nga yung kanyang engine, no, so much more yung space niya sa front seat, which malalaman natin mamaya yan kay Zarah sa interior. But syempre, marami siyang advantages. Of course, hindi mawawala ang disadvantages niya. Dahil nasa labas nga yung engine niya, medyo may kalakihan talaga siya. As you can see, parang pa-minibus na siya, no? But I think yung mga pro drivers naman, hindi naman kayo mahirapan dito. And even yung mga non-pro, no? Pag nasanay na kayo dito, sisimo na lang to sa inyo. So currently in Toyota's lineup, no, merong 8 variants ng Hiace. The one that we have here is the Commuter Deluxe. This one is the cheapest among those who have the hood, no? Because Hiace cargo and the deck content is mga flat nose type of van sila. So this Commuter Deluxe, nagkakahalaga ito ng 1,724,000. And if flash na lang namin sa screen, no, yung prices ng other variants. And pagdating naman sa color options, merong dalawang color itong Commuter Deluxe, the metallic gray and yung white. So alright, syempre dito muna tayo sa front fascia, no. As you can see, meron tayong headlight na sobrang laki dito, no. So ito yung headlight, yung turn signal light, and then yung kanyang parking light. These are all halogen. And then dito naman tayo sa
black plastic bumper niya, no? Meron na din tong provision for fog light and DRLs. Kasi nga, sinabi ko nga, diba, ito yung cheapest variants. Pag sa high-end variants naman, meron na siyang fog light and DRLs. And then, we have two grills. Yung body-colored grills and then yung black plastic grills. And then dito, meron na din provision for towing hook. Alright, as you can see, no, talaga namang sobrang layo niya ng itsura niya dun sa lumang mga high-ace. Like, as I've said earlier nga, mas wider siya. Nakikita nyo, ayan, tinawin yung windshield, malapad talaga. And then yung bumper, sobrang laki, no? Sana all, malaki yung bumper. But anyways, i-check na natin yung engine. So ayan, na-open na natin yung hood, no? So makikita natin dito yung air filter, yung kanyang cute na coolant, no? Color pink. And yung power steering fluid, eto. And then yung wiper fluid, eto naman yun. And then yung brake fluid and yung kanyang engine na D4D, eto, nandito sa gitna. And since may hood nga to, no? So pag maintenance, mas madali na lang i-access compared dun sa mga van na nasa loob yung engine. Yung model ng kanyang engine is 1GD FTV, 4-cylinder inline type, 16-valve DOHC. Displacement naman is 2,755. And yung kanyang maximum output is 176 over 3,400. And then the maximum torque, 420 over 1,400 to 2,600. So tara, punta naman tayo sa side profile. So ayan, nandito na tayo sa side profile, no? Alright, so simulan natin dito sa side mirror. So itong side mirror niya, two-tone. Itong sa taas, body colored. And then dito sa baba is black plastic. And meron din siyang LED turn signal lights, power fold, and power adjust. And dito naman tayo sa kanyang handle. Black plastic din yung kanyang finish, no? And dito yung gas tank, 70 liters ang kanyang capacity. And meron tayong window na na-open dito. Isang window na na-open, ito. So, ang sukat ng gulong niya is 215 over 70. And yung kanyang rims is R16. Yung rims niya is steel rims with plastic cover. And sa front, front tire, ang brake system niya is disc brake and drum brake naman dito sa likod. And yung suspension niya sa harap is MacPherson and dito naman sa likod is rigid axle. So alright, nandito na tayo sa likod. So kung mapapansin nyo, wala tayo antenna dito sa likod. No? Nandun siya sa unahan. And yung antenna natin is pole type antenna. And dito na tayo, we have a washer. And yung kanyang wiper, the third brake light, and meron din tayong defoggers. Yeah, of course, yung Toyota logo. And meron din tayong Commuter Deluxe and Toyota Hiace na sticker. Kung mapapansin nyo, wala tayong reverse camera at saka sensor, so magpalagay na lang kayo na. Kung mapapansin nyo, yung height nung ating Commuter Deluxe van, medyo hindi siya ganun kataas, but yung kanyang namang lapad eh talaga namang sobrang ano no, sobrang malapad siya na of course sa loob mas comfy and mas maluwag yung mga seats. And dito naman tayo sa tail lights, no? Ito, these are all halogen. This one is the turn signal lights and then the reverse lights, and we also have the reflector dito. Buksan na natin. Alright, so ayan, pan-opening nung kanyang likod, no? May kita natin dito sa kanyang door, meron siyang handle dito. And dito naman yung kanyang pang-open, if ever dito kayo manggagaling sa likod. And ito naman yung kanyang pang-lock. And yan, may kita nyo, ito yung kanyang compartment, no? Pag nakaganto yung seat, and if ever kailangan nyo ng mas malaking compartment, pwede nyo naman i-fold yung seat niya ng ganito. And yung spare tire pala natin, nasa ilalim. And
Yung kanyang sukat is same lang din kanina. Full size siya, no? Same lang ng mga nabanggit ko kanina. Para ma-access niyo yung spare tire na yun, kailangan nyo open to, tanggalin tong tornilyo. Okay, and ito yung kanyang key fob. So, simple lang siya. As in, yung normal type na susi. Very recommendable talaga tong Commuter Deluxe sa mga company vehicle, pang pamilya, and sa mga nagbi-business, pwede din pang service, no? Ba, parang pang pamilya, pang sports pa. Ganon. Alright, and of course, please don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, Carview PH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming videos. And ready na ba kayo sa interior? Tawagin na natin si Sarah. Sarah, pasok! Hello. Ayan, so ready ka na ba? Yes. Gusto mo ba ako sumahan sa loob? Pwede rin. Ang dami kasing seats sa loob, so pwede si Ate Melasu doon. Sobrang luwag sa loob, no? So, tara! Bago ko pumasok sa loob, napansin ko talaga na napakalaki ng dimensions nito. So, ipa-flash lang namin sa screen with the previous generation ng dimension. Para may kumpara nyo kung ano nga bang pinagbago at gano'ng kalaki. So, buksan na natin to. Sa pintuan pala natin, isa to dito sa may safety features, which is yung merong side doors impact beam. Masasabi natin na maganda nga yun, gawa nga nilagay nila. And yung pintuan pala is meron siya, makikita natin siya dito sa may passenger. So, mas maganda talaga to kasi nga pag nasa highway ka, mas mabilis bumaba and hindi rin delikado kapag nasa driver. So, ang makikita natin dito bago tayo umakyat is first, meron na tayong ilaw dito. Sa tabi niya naman is yung tools. So, yung apakan niya ay black plastic. So, punta muna tayo sa first row. So, ngayon, nasa first row seat na ako dito sa loob. And una ko talagang napansin dito, guys, gawa nga nung nireview ni Ate Mela so yung exterior, na wala talaga dito yung engine. So, hindi na siya ganun kasikip and hindi na rin siya ganun kainit. Gawa nga, syempre, makina, mainit yan. Then, yung knee capacity ko, tsaka yung head capacity ko, mga isang dangkal pa, and may konti pang pasobra, tapos dito rin, isang dangkal. Yung seats natin dito is fabric and two-toned na siya, so meron siyang light gray and dark gray. So guys, bench type pala to, and hindi siya nare-recline, pero pwede siya tanggalin and pwede rin siya i-fold. So may mga tornillo lang dyan sa baba. So, dito naman sa taas, may anim tayong aircon vents. Dalawang naka-fix para hindi na siya magalaw and hanggang dulo naman yung bugas. Then, meron tayong apat dito na movable. So pag sinosobrahan ka naman sa lamig, pwede na rin natin siyang i-close. So, guys, kung mapapansin nyo, wala dito yung on and off ng aircon dahil makikita natin siya dun sa harap. Then, meron tayo dito yung dalawang speaker pero overall, non-apat. So, dalawa naman dun sa harap. Then, meron din tayo ditong dalawang dome light. So, meron sa gitna and meron din sa hulihan. So, pag may kailangan na mag-ilaw doon, hindi lang sa gitna meron, kundi meron din doon sa likod. So, punta naman tayo sa second row. So, ngayon nasa second row na ako and makikita mo talaga na mas maluwag dito. Then, fix na to. Yung ni room ko, mas lumuwag. Pero yung sa headroom, still ganun pa din. Then, meron tayong tatlong grab handle dito para pag matagtag, dito ko na lang hahawak. Tapos, ang maganda dito guys, is yung daanan niya dito, nasa gitna. Hindi ka na yung magsasabi na dadaan ka dahil nga, syempre, pag madami kayo. Pero ngayon, nandito na siya, so hindi na hassle. Then, yung two sliding windows natin, ayan, meron magkabilaan. So, proceed naman tayo sa third row seat. Dito na ako sa pinaka last row, so yung third row seat. Then, meron dito apat na grab handle, pero maximum lima yung pwedeng umupo. Then, yung capacity ng ni-room ko dito is saktuhan lang, 5 flat. Then yung headroom ko, ganun pa din. Ang pinakamaganda talaga dito sa may likod is yung window niya. Dahil nga lower belt line and buong-buo yung window pero hindi siya nabubuksan. So maganda siya for viewing and the visibility. And lastly, overall na makakaupo dito guys is 15 seaters. So proceed naman tayo sa may passenger side. So ngayon, nasa passenger seat na ako and yung upuan natin guys dito is malaki, comfortable and tinan nyo naman yung knee capacity ko, yung headroom. So hindi siya na-adjust, yun lang. And that's okay, gaywa nga, comfortable naman at malaki.
So, ang makita natin dito is meron siya bottled holder, tapos katapat ng aircon. So, syempre, pag nalagay tayo dyan, pag natapatan, hindi ganun kadali uminit. Then, meron din dito, kaso ang kasama niya naman ay 12-volt socket. Meron din tayo ditong glove box na disuse. So, para secured yung mga gamit mo. May grab handle tayo dito para hindi tayo mahirapan umakyat. So, nung umakyat ako kanina, humawak ako dito. Then, meron rin dito, syempre. Ang visor natin dito is pang-araw lang dahil wala naman tayo ditong light and mirror. So, yeah. So, that's all for the passenger seat. Pwede naman tayo sa driver seat. Gawa nga hindi na na-adjust tong upuan, binigyan naman tayo ng Toyota ng secret storage. So, napakalaki na ito dahil may divider pa, dalawa. So, pwede mo ilagay dyan yung mahalagang gamit mo. Kung solo driving ka naman or may kasama ka lang isa dito sa may passenger side, pwede nyo na itong ibaba para magsilbing tray and dalawang bottled holders. So, mas convenient for you. So, sa taas guys, nakikita tayo ditong map light. So, pag binuksan natin siya, ganito yung ilaw niya. So, maliwanag rin kahit halogen. Then, meron rin tayo ditong manual rear view mirror. Tapos, sa taas, meron din tayo ditong visor pero wala na siyang vanity mirror and light. So, for the sunlight lang siya. Yung dashboard natin dito, guys, is hard plastic. Pero napakalaki na itong dashboard. Tinan nyo naman, no? So, sa center console, guys, may makita tayo ditong 2D. Palibutan ka ng dark gray and light gray. So, makita natin dito na meron siyang CD, then yung auxiliary and USB. Touch sensing siya. So, dito lang siya sa may mga volume. Yan. Then, sa gilid niya, may 2 aircon vents. Pero dito sa left side, makita natin yung hazard. So, sa baba, yung mga rotary natin dito is yung sa thermostat, sa fan, and sa modes. Then, sa baba naman, dahil nga hindi natin nakita sa likod yung switch ng aircon para doon, yung on and off, makikita natin siya dito. So, yung driver yung magkocontrol. So, napansin ko rin na yung shift knob natin dito is high-mounted, 6-speed manual transmission. So, maganda to para kapag may nakaupo dito sa gitna, hindi siya madangge. Mas madaling kumambyo. So, proceed tayo sa steering wheel. Yung steering wheel natin dito is urethane 4-spoke. Then, yung badging niya na chrome. Telescopic and tilt to, guys. Diba? So, kung ano yung preference mo sa steering wheel, pwedeng-pwede yan. So, sa gauge natin, guys, meron tayo dito sa gitna na speedometer. Samantala, makikita naman natin sa left side yung tachometer. Well, on the right side, andito yung nakalagay yung mga driver's information. So, nakalimutan ko pala bumisikid na kanina. So, busina natin ito. So, malakas siya. Yung key ignition natin dito is disusi lang. Pero, ang kagandahan dito, ngayon lang ako nakakita, may kulay siya sa palibot, oh. Then, yung may button tayo dito na isa, so yan yung sa likod. Kapag may naiiwan na nakabukas yung dome light, pwede natin siya dito control. Isang pindutan lang. Next, yung sa wiper natin and headlight, so parehas manual. Dito naman sa left side, meron tayo ditong bottled holder, may katapat ulit na aircon vent, then may abang, tapos dito rin abang. Siguro sa top of the line, may mga nakalagay na dyan. So, dito sa pinakababa, ito yung pagbukas ng fuel tank and dito naman yung pagbukas ng hood. So, guys, yung seat pala dito sa driver's seat is 6-way manual adjust. So, meron siyang height adjust. Then, meron rin siyang sliding. Tapos, meron pa siyang iba. So, yeah. Yung window pala natin dito is nakababa. Pero, kapag nakataas siya, makikita pa rin natin na low beltline visibility. So, napakaganda ng visibility natin kasi nga sobrang ano nung window. Kitang-kita mo yung labas. So, dito naman, mas madali nating mapipindot yung mga switches. Meron rin siyang touch of a piano black finish. Yung power adjust dito sa side mirrors. Then, meron din tayong power retract. So, meron tayo ditong storage. Then, manual lang rin yung ating door locks. Then, meron tayo ditong bottled holder. Tapos, meron tayo ditong vacant na lalagyanan. Tapos, dalawang speaker. So, overall, apat tayo, diba? Sabi ko rin kasi meron din sa dalawa sa likod. So, ang ano pala natin dito, ang dalawa pa natin natirang safety features is yung 3 SRS airbag for the passenger sa driver and sa center. Then, meron din tayong ABS. So, that's all for the interior. Punta naman natin sa Ate Melasu for the photoshoot. So, ayan, tapos na naming reviewin ang exterior and interior ng Commuter Deluxe. And, of course, we would like to thank D&G Dancers for this
beautiful costume. Ayan, ayan guys, kung naghahanap kayo ng marerentahan ng costume, meron din silang studio for rent sa located in Cubao. And also, syempre, malapit na ang holidays. You're looking for a dance girl group, please do like and follow our page, D&G Dancers. Ayan. Kung gusto nyo rin makita yung other side ko, i-follow nyo yung page na yan. And shout out kay Tita Gigi, kay Bossing, and kay Ate Ta. Hello. Shout out po. Ayan. And syempre, hindi natin makakalimutan si Sir Kim YONEYAMA dahil nga lagi kaming nandito sa Toyota at nag-review na naman kami ng another van. So sana maging mabenta to sa ating viewers para naman, oo, naman lahat tayo masaya. And kung napansin nyo, bakit pa kami nasa likod ng Innova? Well guys, certified second hand tong vehicle na to. So pag sinabi nating certified, na-inspection na ng Toyota. So nabili rin sila ng second hand and pwede na rin natin tong mabilik sa mga, syempre, yung may mga budget lang dyan. And meron pa rin silang iba pang binibenta. So kung interested kayo, kontakin nyo na lang si Sir Kim YONEYAMA. Alright, and of course, don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, CarView PH, and see you on our next video. Bye-bye! So, Sir Kim YONEYAMA, pwede na. Ba't ka umalis? And dito naman tayo sa gulong. So, ang sukot ng kanyang gulong is, wait, hindi ko makita, wait! Hindi ko makita. Pwede naman natin itong ibaba. Ibaba para